tayo ngayon sa Binangonan para i-feature po sa inyo yung isa sa mga projects po natin dito. So, dito po sa project natin, this is magkakaroon po tayo ng bagong project dito sa may Binangonan, malapit lang po sa Gaisano. So, right now, yung nasa likod po natin, isa sa model unit nila, nakakahawig din po sa itatayong Preselling. Magkaiba lang po ng fasad. Ang presyo po doon na itatayo sa may Gaisano, later po, isi-share ko na lang po sa inyo yung details. No? So right now, pasukin muna natin siya at makita natin kung ano yung layout ng bahay. So, as of now, ito yung nakikita nating fasad. No? Ito yung fasad ng ating bahay, pero doon sa bagong unit na itatayo, iba yung fasad po na ilalagay ko na lang later sa description natin. Now, dito po sa side na to, we have your space po for landscape yan. So, pwede yung halaman, pwede rin. Then here is your parking space. Mahaba rin yung parking space niya, kaya din SUV type na sasakyan. Wait lang. Lalagay ko sa YouTube ko to. Alright. Then, dito po, pasok po tayo. So, by the way, marami pong ano kasi nagre-request na pumunta po tayo sa Binangonan, saka sa Angono and Tayuman. So right now, nandito po tayo para i-feature sa inyo yung mga projects. Medyo haggardness lang po ako dahil sobrang init po ngayon. Malapit na talaga yung summer. So back to work, nandito tayo ngayon sa loob. Ito yung layout niya. So this is your living area and dining area. Right? Malaki din siya, no? Malawak din. Kalimitan tayo natin. So, depende yan. So, from this side, pag umipat tayo, you still have another space na pwede mong gawing backyard mo or side garden mo, pwede rin. Kasi dito yung lanay mo eh, sa side na to. Right? Pag umipat tayo, makikita mo yung parking. Right? So, ikaw na pong bahala maglagay ng gate dito. So, kung napapansin mo dito, tingnan mo yung mga ano. Yung iba walang gate, yung iba naka-open lang. So, up to you kung if ever ang mapili mo is yung mga corner unit, mas maganda, di ba? So, right now, punta tayo sa loob ulit kasi sobrang init ngayon. Malapit na talaga mag-summer. So, punta tayo sa itaas. Makita natin yung mga bedrooms niya. Tara. Okay. Dito tayo ulit. And ito. Ngayon, aakit tayo sa hagdanan. Dito mo yung kung ano yung pagkakagawa ng hagdanan natin papunta sa second floor. So, medyo ngayon may iba tayo ng angulo kasi dati puro yung likod ko at saka yung puwet ko yung nakikita. Ngayon yung mukha ko naman at saka yung katawan ko yung makikita ninyo sa pag-akyat sa ating hagdanan. So, itong space na to, ito yung hallway mo sa mga rooms. So, first, makikita mo yung mga rooms medyo malalaki. Syempre, depende pa rin yung sapat at saka sa floor area ng mapipili mong bahay. And then, ito muna tayo. First is your first room. Malaki yung first room na to. Na siya? Pero yung mga ano, yung mga normal na lock, unong cut, medyo mas maliliit yung rooms.
po, dito sa model unit natin dito, meron siyang balcony. Pero doon sa layout kasi, depende yun kung ano yung mapipili mo. I-share ko na lang sa inyo yung magiging itsura ng ating bagong project dito sa may Gaisano. Now, dito tayo. Sa master bedroom, ang ating pinakakabangan. Ito ang ating master. Ganito kalaki yung ating master bedroom, right? Malaki din siya. For double bed, king size. Queen size, pwede na rin, no? Then, ito po, sa side natin is our toilet and bath. Pakita natin yan. Okay, now, ito yung isa sa maganda rin ng feature ng ating house a lot. Kasi you have your own balcony dito sa ating master bedroom. So, mahangin siya, maganda. Makikita mo pa rin mga puno, no? Hindi siya yung katulad ng ibang city, ano ba, na syempre, nasa Binangonan naman tayo. This is still provincial of probinsya. Yun po, if you have more questions po dito sa property na to, please let us know. Investment or hindi naman kayo mamadali lumipat, this is really good for you kasi malapit lang sa Gaisano, Binangonan po. Kaya maraming salamat po and huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aming channel. Salamat!